Okay guys, so magandang gabi no. Ako nga pala si Policia ko kung first time ka lang. So pag-uusapan natin ngayon, usapan tayong abogado. Kung kailan ba talaga kailangan o kailangan ba talaga ng isang suspect o ng isang abogado ang assistant ng sa kaso. So kailan mo ba kailangan? So siyempre, ang nang una yung guidance. Okay, kung anong gagawin. Ang tanong dito, kailangan mo na ba talagang kumuha at magbayad? At ano ba ang kahahantungan kung ikaw ay magbabayad? So magtatagumpay ka ba? Mayroon bang pag-asang manalo sa kaso kapag ikaw ay nagbayad ng abogado? Pero never mind, kung too much money ka talaga at busy, wala kang pagkakataon mag-appear o magpumunta doon sa opisina ng piskalya. So, wala na tayong pag-uusapan. Stop na natin to. Magbayad ka na ng abogado. Kasi ang bidyong ito ay para lamang sa mga walang kakayahan or pilit na kumuha ng abogado, no, ng attorney. Kasi alam naman natin, no, alam ng lahat na pangalan pa lang, attorney. So, yung kape pa lang, pag parang pipresyuhan mo, 200 pesos na or 100 something na. No, parang yung hindi siya magkakape ng 3-in-1. Gusto niya yung Starbucks ba yun? Okay, so, never mind. No. Kaya kung too much money ka, so you skip mo na to at look an your attorney to talk to your lawyer, no? Kasi itong video ito, medyo mahaba-aba siguro to, no? Siguro mag-release tayo ng mga 10 to 15 minutes bago matapos itong video to. So, isa-isahin natin ang silbi o ang advantage o disadvantage o ng isang ginagawa ng mga lawyer. Okay? So, una, kapag nagkaroon ka ng conflict or dispute, so, ang maiisip mo agad ay abogado. Huwag. Tingnan mo muna ang capability mo kung kaya mo ba talagang magbayad ng abogado. Okay? So, ngayon, let's say, ang scenario ay nagkaroon ng kaso. Sabihin na natin, pambansang kaso, 5-11. Okay? Yung isang pwedeng, basta kakilala mo o konektado sa iyo, gusto mong tumulong. Sabihin na natin, immediate family mo. Okay? Gusto mong tulungan kasi may kaso siya na 5-11. Okay? So, alam naman natin yung 5-11, Dangerous Drug Act of 2002, pre. Ang 5 po ay yung nagtitinda o in short, pusir. Okay? Pangalawa, ang 11 ay possession. So, lagi kong tinatanong kapag nagko-concern siya, ilan ba ang penalty? Penalty agad. So, di ba? So, para sa kaalaman po ng lahat, ang Section 5 po, kapag malakas talaga yung kaso at kung aantayin mo talaga yung sintensya, ay nagre-range siya ng 12 years, 1 day to 20 years. Yun po yung penalty. So, bukod pa yung bayad. So, may ranking na yun. Sabihin natin yung bayad ay 100K. Okay? So, kasi kapag nasintinsyahan ka naman ng mga ganyan, so may baba na yung chance mong makalaya. Ang ano naman, ang 11 ay, ang range na ito ay depende sa gramo, no? Kapag ang nakuha ay, sabihin na natin ang nakuha ay above 5 grams or 10 grams pataas. So, kung aantayin nito ang sintensya, ay malaki din. Oh.
ano din, life imprisonment. Or sabihin natin, mas babaan natin. Ano din, 12 years to 20 years din. O ilan na? 20 plus 20, 40 years. So almost, kapag 5-11 ang kaso, ay life imprisonment na. Kasi mag-range na siya almost 40 years, no? Yung dalawang kaso. Eh, ngayon, gusto mong nasilstok ka ng abogado. Pero, itong scenario to, guys, ay ano to, doon tayo sa worst scenario na talagang matibay yung evidensya. Okay? Normally, sa ganitong kaso, ang complainant ay ang agent or ang police. Mga police, mga bypass operation, ganun. So, kung ganun ang scenario, malakas talaga, I think, sa aking palagay lang, hindi mo na kailangan ng abogado para magbayad pa ng napakalaking halaga para maipanalo yung kaso kung talagang conclusive yung ebidensya, no? Masakit tanggapin. Pero, kung pilit ka lang magbabayad ng abogado, for example, acceptance fee, 150 mil, wala naman magagawa yung abogado mo. Wala yung magagawang private lawyer, hindi niya talaga kaya ipanalo ang kaso kapag nasa ano na tinatawag na nasa peak or talagang malakas yung katibayan. Walang magagawa po ang private lawyer doon. Walang magagawa. So, kung hindi niya kayang ipanalo yung kaso, anong sense ng ibabayad mo sa kanya? So, para lang ma-delay. So, normally, guidance lang yung kailangan mo. So, nandito ka sa channel ko or pumunta ka sa public attorney's office para magtanong. So, tingnan mo talaga yung magiging kabuuan ng kaso. Kasi, kung hindi ka naman nakayamanan, tama lang na meron kang kalahating milyon sa bangko. Tama lang, di ba? Meron kalahati. Kung ibabayad mo pa sa iyong abogado, tapos hindi rin lang mananalo. So, anong sense? Diba? Anong sense ng pagbayad mo sa abogado? So, ibig ko sabihin, sayang ang ibabayad mo. Kung mag-automatic ka na lang, kasi ang kaso naman, guys, kapag nasampayan, automatic yan. May naka-assign ng public attorney's office yan. Kasi nirarapol yan. So, iyon. Antayin mo na lang yung sentensya. Kung nakadetain, ang gagawin. Malakas katibayan eh. Hindi mo talaga kayang ipanalo yung kaso. Mabigat talaga ang kalaban. So, ang magagawa lang talaga dyan ng abogado, yan, i-orient kayo. Parang ganito din. Kung ano ang posibleng mangyari, yun lang ang gagawin niya ay magbabayad na kayo ng acceptance fee, 50 mil, 30 mil. Tapos, wala din mangyayari sa kaso. Siyempre, wala hong abogado na tatanggihan yung bayad nyo. So, lahat yan ay kukunin. Ngayon, kailangan nyo talaga ng abogado. Kapag sa scenario na meron kayong nakikita na technicalities. So, iyon talaga ang trabaho ng abogado. Tingnan from panghuhuli hanggang sa pag-detain o habang naka-detain ang mga kung meron technicalities or irregularities, iyon talaga ang kailangan mo, abogado, para maipanalo yung kaso. So, siguro naman alam niyo yung mga technicalities noon, may ideas na kayo kung paano ba sila paano sila sipatin o tingnan kung yung mga technicalities. So, makikita mo yan sa mga senaryo ng pagkakatagpi-tagpi ng information. Eh, siyempre, mismong mararamdaman mo eh, malalaman mo yan mismo sa naaresto. Kung paano ba talaga ang ginawa sa kanya.
Pero kung conclusive talaga, walang technicalities, lahat ay legal, boom. Hindi mo kailangan ng abogado. At lalong-lalo na kung malakas yung ebidensya. Boom. Period. Okay? At hindi lang yun, no? Ganito, guys. Kahit magkaroon niya ng, sabihin natin, malakas talaga ang kaso, nagkaroon ng bail, after a years, sisintensyahan din yan. So, yun nga. Temporaryong kalayaan lang ang makukuha. So, as is, makukulong pa rin ang suspect kasi kung nakabail lang siya. O, yan po. Yan ang function ng abogado. Yung silipin yung technicalities. Pero pag walang nangyaring technicalities, imposibleng maipanalo niya yung kaso. Okay? So, maraming salamat. Hindi natin pahabain itong video to. So, kung kayo ay mayroong katanungan regarding sa mga ganitong topic, mga ganitong issue, ito po ang ating channel. Handa pong tumulong sa inyo. So, maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi ang inyong lingkod, Pulisya ko. At muling nagsasabi, ulitin ko na lang, mamali eh. Hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again. Kailan? Susunod na video. So, click nyo yung notification bell all para kapag nag-live tayo, so, only tanong doon. So, welcome kayo. So, from time to time or 9 o'clock ng umaga, nagla-live po tayo, Pilipinas time. Thank you again.